join our journey down into the reefs and tides. Come and sit beneath the waves, the wonders of this life. Open your eyes and see the world below the seas. It's the wonder of God's creation that makes us believe. Not the time. Sa ating lahat ang mga naging pagbabago sa Manila Bay. Lumawak rin ang environmental awareness ng marami ngayong may pandemic. Samahan niyo ako ngayon, buddy, sa isang deep within adventure at alamin kung gaano kahalaga ang pag-uugali upang maingatan ang kalikasan. I am Cindy Maduma and this is The Dive! Ang dating malaisla ng basura sa Rojas Boulevard ngayon ay luminis na at unti-unti nang bumabalik ang ganda. Kaya bukod sa mga pambabatikos sa inilagay na white sand, umani rin naman ito ng positibong reaksyon at suporta mula sa mga netizens. At paano binigyan tayo ng makita yan sa tabing dagat, mga yung puro basura. Ayun, masaya talaga ako. Welcome kayo. Hindi yung puro kayo critic. Naku po, tumulong na lang tayo sa gobyerno. Tama, tama. Dahil puro na tayo mga Pilipino eh. Ayun ang hinahanap natin. Supportan nyo na lang. Ganun lang yan eh. Puro itim yan. Wala kang mapupunta ang hindi madumi rito. Ayun, medyo ayos na. Ganda. Magaan sa kalooban. Makakagaan sa kalooban. Makita pa natin itong ganito. Nagkaroon pa ng pagkakataon na makita itong maganda Manila. Para po sa amin, ano pong gagawin po ng mga ano po dito gobyerno, ano lang po, nakasuporta na lang po kami. Pagpapatuloy na lang po namin kung ano yung mga nasimulan nila. Kapansin-pansin din ang malaking pagbabago sa itsura ng Baseco Beach. Hindi maitatanggi na marami ang nagkaroon ng environmental awareness o kamalayan sa mga nangyayari sa kalikasan ngayong patuloy ang Manila Bay Restoration Project sa kabila ng pandemic. Marami rin ang nakiisa sa nakaraang International Coastal Cleanup Day. Sa iba't ibang ahensya, nakiisa rin ang mga scuba divers sa pamamagitan ng underwater cleanup dives. Ang mga kabataan naman sa Camiguin ay nakiisa rin sa pamamagitan ng coastal cleanup. Importante talaga is yung magsimula yung pagbabago sa sarili natin. Isa din sa advocacy namin dito, ma'am, is to raise environmental consciousness among the youth. It is really important po talaga na ihikayatin yung mga kabataan natin na makiisa sa ganitong klaseng mga programa. Dahil hindi lang po ito para sa sarili natin ngayon. Para din po ito sa future generation. Ilan lamang yan, buddy, sa mga ICC volunteers sa buong bansa? Dahil alam nyo ba na 3 consecutive years nang nangunguna ang Pilipinas sa may pinakamaraming International Coastal Cleanup volunteers? Mula 2017 hanggang sa pinakalatest report ng Ocean Conservancy sa ICC 2019. Subalit sa kabila nito, ang Pilipinas pa rin ang world's third largest ocean polluter.
17.5 billion plastic shopping bags, 16.5 billion Labo bags, at 1.1 billion diapers ang itinatapon sa Pilipinas kada taon. Tinatayang nasa 3.5 million tons naman ng plastic at iba pang solid waste ang nage-generate sa buong mundo kada araw. 100,000 marine mammals at mahigit 1 million seabirds naman ang namamatay kada taon dahil sa plastic pollution. Many of the species are already dying because of plastic pollution. In mollusks, they have found an average of 100 plastic concentrations inside a shellfish, one shellfish, on average. So kinakain na natin yung plastics, pumapasok na sa food chain, that's one. Then secondly, we need every living creature in the marine ecosystem so that the ecosystem will function properly in order to create food, water, and the air we breathe. It's like a machine. So if the machine is losing one part, then the ecosystem, the machine also doesn't function properly. If we continue to do what we're doing right now, we're going to destroy the ecosystem. We're going to destroy the machine that provides us with food, water, and the air we breathe. Mas tumindi pa ang hamon ng ocean pollution ngayong may COVID-19 pandemic dahil maging sa karagatan ay umabot na ang coronavirus waste. Ayon sa mga eksperto, malaki ang magiging negatibong epekto nito lalo't maaaring mas tumagal ang pananatili ng coronavirus waste kaysa sa mismong virus. Itong ating face mask, hindi ho ito biodegradable. So, do you expect kung ilang dekada po yan na magtatagal dyan sa dagat, sa ilalim ng dagat, sisirain na naman po natin ang ating karagatan, and of course, makakain po ng mga isda natin yan, mamamatay po yung mga isda natin kung sakaling itutuloy-tuloy natin ito. Actually, ito na naman po yung problema natin, yung kultura ng mga tao na kung saan na itinuturing na isang malaking basurahan ang karagatan, no? Muli namang pinaalalahanan ni Yusek Antiporda ang local government units sa kanilang tungkulin na sundin ang Ecological Solid Waste Management Act. Kapilang dito ang ligtas at maayos na pangangasiwa ng mga basura tulad ng medical waste. Ayon kay Yusek Antiporda, kailangang seryosohin ng LGU ang medical waste management lalo na ngayong panahon ng pandemya. Pinaalalahanan din ni Yusek ang mga ospital at iba pang healthcare facilities sa kanilang obligasyon na i-segregate ang kanilang mga basura gamit ang color-coded bags, i-disinfect ang mga medical waste, at siguraduhing mahigpit na masusunod ang proper transfer producers. Hinimok din ni Antiporda ang publiko na gawin ang bahagi ng bawat isa sa coronavirus waste management and disposal. We want to remind each and everybody, basurang itinapon mo, virus ang babalik sa'yo. Yung po ang mangyayari dito, if in case na hindi natin ito i-dispose properly, would you imagine you protected yourself, no? Nakatakip sa mukha mo yung face mask, then after mo gamitin, saan-saan mo itatapon, di ba? So malaki ang chance na may makontaminate na ibang mga bagay yan, no? Kapag may na-contaminate na ibang mga bagay yan, malaki rin ang chance na umabot na naman sa bahay mo at bumalik sa iyo yung virus na yan. So, since we have a situation on COVID-19, wala hong masama maging OC, ika nga, no? Yung maging paranoid when it comes to the virus, no? Yan po yung kailangan natin dahil hindi po natin talaga kita ang kalaban natin, which is the COVID-19 virus. Yeah, kaya kailangan ingatan po natin yung disposal natin ng basura. Our master plan or total war effort for the rehabilitation of Manila Bay, the number one or step one is Dive.
January 2019, opisyal na sinimula ng DNR ang Manila Bay Rehabilitation. Istriktong ipinatupad ng DNR ang Philippine Clean Water Act of 2004 bilang hakbang para solusyonan ang problema sa water quality issue dito. February 2019, binuo ni President Rodrigo Duterte ang Manila Bay Task Force upang mas mapabilis ang restoration ng Manila Bay. March 2019, ipinasara ng DNR ang mga establishments na naglalabas ng untreated wastewater patungong Manila Bay. Nagsimula rin sa buwang ito ang desilting and dredging operations para hukayin ang mga basura sa ilalim ng tubig sa Manila Bay. Nagkaroon din ng simultaneous cleanup drives ang mga ilog, creeks, estero at iba pang waterways at drainage system kung saan aabot sa 4,000 tons of garbage ang nalinis mula rito. November 2019, mahigit 70,000 informal resettlers naman ang na-relocate. Ito ay bilang bahagi pa rin ng rehabilitation program. January 2020, naglagay ng mga trash booms ang DNR sa Manila Bay upang mapigilan ang pagpasok ng basura sa Baywalk. Nakita din ang malaking pagbaba sa coliform level sa tubig ng Manila Bay. Ang dating 19 million MPN per 100 ml, ngayon ay 950,000 MPN per 100 ml na lamang. Pinasinayaan din ng DNR ang rehabilitated Baseco Boardwalk kung saan matatagpuan ang mangrove forest, nursery operations, and livelihood center. July 2020, pinuksan naman ng DNR ang unang solar-powered sewage treatment plant sa Manila Bay. At September 2020, naglagay ng white sand sa Mayrojas Boulevard bilang bahagi ng beach nourishment sa lugar. Ang master plan ng Manila Bay Rehabilitation Project ay may tatlong bahagi. The number one or step one is coastal cleanup and garbage and water quality improvement or rehabilitation, which we are doing now. Inalis natin yung garbage at saka inaayos natin yung water quality. The second one is the resettlement of informal settlers staying in the Esteros and in the Pasig River. And third is education and sustainment. Education or behavior change is the most difficult. Ito pinakamahirap dito sa master plan natin kung paano natin masustain paglinis at saka pagbago yung ating mga ugali ng mga ibang tao. Kung magbabago lang ang pag-uugali ng iba at matuto sa responsabling pagtatapon ng basura sa tamang lugar, hindi lamang ang Manila Bay ang makikinabang, kundi ang buong karagatan. Ito rin ang pananaw ng Clean Our Oceans Project. Clean Our Oceans Project focuses on waste management, which requires change of behavior. Pag nagtatambak na yung basura, may hirap na i-handle. No? Bago pa tumambak dun, edi hanapan ng paraan para hindi umabot sa landfill at saka sa ocean. Para sa Cleaner Oceans Project o Co-op, mag-uumpisa ang change of behavior ng tao kung mababago ang mindset nito tungkol sa basura at titingnan ito bilang isang bagay na pwede pang pakinabangan as raw material. First, we don't call it trash, no? We call it raw materials again. When they start doing that, napapaisip sila. So, change of behavior na yun, di ba? Yung mga plastics na yan, pwedeng gawing crate, pwedeng gawing table, upuan, school chairs. Maraming produkto na pwedeng gawin gamit yung mga plastics na nakokolekta ng co-op. So, hindi siya napupunta sa landfill, hindi siya napupunta sa dagat. Kaya naman sinusulong at tinuturo ng co-op ang improved segregation method ng mga basura upang maging raw materials at mapakinabangan pa ng komunidad. Ang gagawin natin, pag bumili kayo ng plastics na hindi niyo maiwasan, bilhin, lilinisin ninyo, hayaan matuyo, tapos ilagay sa proper bin for segregation according to recycling symbol or resin type. So, ang co-op nangongolekta ng number 1, 2, 4, 5, 6, and 7. So, itong number 1, usually mga PET bottle yan. Matibay yung PET. Malinis sa tignan. Okay. Ang number 2, matibay. Hindi siya maingay, oh. Tapos,
opaque siya usually. Malabo yung kulay. Okay? O kaya may kulay. Hindi kami tumatanggap ng number 3. Ang number 3 ay PVC. Ang number 4, malutong. Madali siyang masira. Ang number 5, usually, pwede sa mainit, pwede sa malamig, matibay siya, malabo rin, tapos flexible. Number 6, usually ginagamit sa mga takip para sa mga coffee cups na take out. Okay? At saka, sa pagkain din, sa pag-package ng pagkain. Ang number 7 naman, yan yung mga sinasabi lang kalaban ng kalikasan. Yung mga sachet. Sachet, foil pack, single-use plastics, usually are number 7. Katulad ng, ayan, yung pambalot ng tsokolate. Diba? Foil pack yan. Number 7 yan. This is the co-op bins. This part of the co-op cycle bins. They're made out of recyclable material, polypropylene type 5. Now, it is not a trash bin. Bakit? Kasi, pag sinabi mo ng basura, ang mangyayari yan, yung mga tao, kung ano-ano lang ilalagay dito. Yun, that's part of the behavioral change. So, if you treat something like garbage, it will be garbage. With co-op, we do not treat plastics as garbage. We treat it as a raw material. So, we get it to the manufacturers, clean, dry, and sorted. Ayon sa co-op, kailangan clean, dry, and sorted ang mga raw materials upang masigurong magagamit sa recycling and upcycling. We need to work with what we call the source segregation. At the point of waste generation, kailangan sorted, clean, and dry na siya. Hanggang makarating siya sa mga recyclers and manufacturers, finally like us, that we can take that waste and make it into products. No? In our case, we make crates, pallets, trolleys, furniture that we can then sell commercially. Waste is only waste because we call it that. If we are able to keep the waste sorted, clean, and dry, there are many, many companies that are able to recycle it and make it into useful products again in an industrial scale. We've been doing it on a factory waste source nung araw. Matagal na, decades na. Now we are exploring using post-consumer waste. And the challenges is contamination. And the answer to contamination is proper segregation. And so I hope that individuals and families and barangays and municipalities and cities and provinces, regions, countries, continents, and eventually the whole world will understand and participate in this circular economy because it takes the whole world to save the world. It's not one or two or even 100 companies. It takes everyone doing one right thing, and you aggregate all of that, and then we will be able to save our planet. The quick guide for waste management that's very easy to apply in household is 1. Find which plastics are necessary. Find which plastics are unnecessary. So, tanggalin na yun. Find which products that you buy have alternatives. Kunwari, yung detergent, galing yan sa plastic bottle, di ba? Meron naman magnesium balls eh. So, those magnesium balls are not made of plastic, and then they're reusable. And they do not contaminate the water. Soaps. Stop buying liquid shower gels. Go back to carton packaged soap. Shampoo. Instead of buying shampoos in bottles of made out of plastic or sachet, shampoo bar. Ganon. So you find ways to lessen talaga the waste that you have in your houses. Karamihan kasi ng mga basurang plastic na napapadpad sa karagatan ay mula sa mga produktong ginagamit natin sa loob ng bahay.
my advantage of being a technical diver and my advantage of having gone to all these places was that I saw it myself how plastics affect the environment underwater. So syempre ramdam na ramdam ko yung sakit, di ba? It kind of motivates people to do the co-op method, which is be a responsible consumer, tapos clean, dry, and sort at source. Hindi yung pupunta ka ng ocean, kukunin mo doon, tapos doon ka magsasort. Dapat sa bahay pa lang, sa opisina pa lang, sa eskwelahan pa lang, pag may plastic ka, huwag mo tatapunin. Linisin mo, patuyo, ilagay sa tamang lalagyan ng plastic. Number 1, 2, 4, 5, 6, and 7. Ilan sa mga community na ginagawa ang co-op's clean, dry, and sorted method ay ang Alabang Hills Ayala Alabang. Idinodonate nila ang kanilang mga plastic raw materials sa co-op para i-upcycle. Pero binibili rin ng co-op ang mga raw materials na ito sa iba pang mga lugar. Kaya kung gusto mo rin gawin ang co-op's clean, dry, and sorted method sa inyong lugar to keep plastics away from the ocean, Cleaner Oceans Project is ready to assist you. Bukod sa nakatulong ka nang hindi mapunta pa sa dagat ang plastics, maaari ka nang kumita dahil sa raw materials na ito. Marami namang ibang pamamaraan para i-manage yung plastic waste . Because plastic is a recyclable material. If you can bring it back to manufacturers, it can be recycled. I hope we can work on establishing the right waste management system to allow that circular economy to happen. Yung circular economy, it's trying to replace yung take, use, dispose, meaning linear economy. It operates on the principle of one party's waste is another party's resource. Through technology, through proper supply chain, aayusin siya in a way na yung facilitation ng waste gagamitin as resource, then gagamitin ng iba, and then yung waste nila pabalik at iikot nang iikot yon. You just have to look at nature. Plants excrete oxygen as waste or byproduct nila. We take the oxygen as our resource, as our input. Then we use the oxygen to stay alive. Our output is the carbon dioxide, which is the input naman of the plant, which they then use to live, and then they output the oxygen, which is our input, and so on and so forth. If yung cellphone nilagay mo sa basurahan, may pupulot yan . Because alam nila na yun mapapakinabangan, mapagkakakitaan. Ang hope ko personally and our group is we start treating waste as a resource. Kami naman, ang ginagawa namin is developing the processing technologies to make use of the waste. So now, if we are able to make use of the waste, it is no longer waste. It is already a resource. Ito, example to ng mga giniling na crates, furniture, na luma. No? Ginigiling namin, hinugasan, tapos dumadaan siya sa isang machine na nagiging ganito siya, mga pellets. Pumupunta siya sa isang tinatawag na injection molding machine. Minimix siya, tinutunaw siya, tapos ini-inject siya sa molde. So, ito yung ibang example nung mga products na ginagawa namin sa ngayon. Furniture, itong stool, trays, crates, basurahan. Basurahan gawa sa basura. Ito, this is something quite interesting. Hinahang dito yung mga sachet. Ito, it's our first 100% product na made of sachet. This is an example of the circular economy in a small scale, no? Yung sachet na nakahang dito, nagiging hanger. So yung one-time use o single use, nagiging multiple months o years of use. If a community kasi learns all about upcycling, it changes their behavior . Napapaisip sila, gaano kadami ba yung plastics na nagagamit ko? Ano bang klaseng plastic yung ginagamit ko?
ano bang plastic ang pwede kong tanggalin sa buhay ko. Those three things, so, refuse, reduce, recycle, di ba? Nababawasan yung paggamit nila ng plastic, nababawasan yung basura nila. Hindi lang sa plastic yun na-apply. Na-apply din sa pagkain, na-apply din sa paper, na-apply din sa paggamit ng mga baterya. That's how it changes behavior. That's how upcycling changes a community. Ang konseptong ito ng circular economy ay isa lamang sa mga maaaring solusyon sa problema ng ocean pollution. Pero magiging posible at epektibo lamang ito kung magkakaroon ng pagbabago sa paraan ng ating pamumuhay. The best solution to address this problem is behavioral change and to cooperate. Everybody has to change. Everybody has to take a look at how they live their lives and what kind of quality of life do they want for the kids in the future. Kasi if we continue the way that we are doing right now, the environment will disintegrate, the ecosystems will stop functioning properly. Then we will suffocate. There will be a shortage of water to drink. There will be a shortage of fish to eat. Makikiusap naman ako, yung mga balat ng candy ninyo, pinag-inuman ninyo, pinagchichaan ninyo, lagay nyo naman sa tamang sisidlan. Maging responsable rin tayong mamamayan. May obligasyon din tayo. Hindi lang gobyerno nagpoproteksyon ng kapaligiran. Let we pay the price today so that the next generation will have a better, vibrant city of Manila. We deserve it, mga kababayan ko. Ang Manila Bay ay bahagi lang din ng napakalawak na karagatan na bumabalot sa ating mundo. Ngunit kung ito ngang maliit na bahagi ay hindi natin mapangalagaan, paano pa kaya ang buong karagatan? Ang dagat ay nilikha sa atin upang magbigay ng pagkain, tubig, hangin at napakarami pang bagay para ang tao ay mabuhay. Pero tulad natin, ang dagat ay may buhay rin na maaaring mawala kung sisirain natin dahil sa kapabayaan at pagwawalang bahala. Kung babaguhin natin ngayon ang ating pag-uugali sa pagtatapon ng basura, siguradong patuloy nating papakinabangan ang buhay ng dagat hanggang sa mga susunod pang henerasyon. Dying.